Good evening po. Ganda ng boses. Akala ko po ay hindi ako makakatayo dito ngayon gawa po sa hindi inaasahang pangyayari. Bagamat matagal nang naibigay sa akin yung schedule kong ito, pero dahil minsan ganun tayo, dahil matagal pa, hindi agad nakakapaghanda. At sabi ko noon, 1 week before ng araw na ito, ipiprepare ko yung mensahe ko. Pero hindi nga po ako nagkaroon ng pagkakataon dahil nagkaroon po kami ng emergency. At isang linggo po kaming nawala. Pero salamat sa Diyos dahil inalaw pa rin ni God na makatayo ako dito ngayon. Kaya salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, pinapupurihan ka namin, O Diyos, sa mga oras na to na naririto kami ngayon upang muli magpuri sa iyo, O Diyos, at makinig na iyong mga salita. At salamat, Lord, sa paggamit mo sa akin sa oras na ito upang maihayag ang mga mensahe na magmumula sa iyo, Panginoon, na nais mo na maipaabot sa mga makakarinig sa oras na ito. At nawa, Lord, ikaw ang makita at matanyag sa mga oras na ito at hindi ako, Panginoon. Ang lahat ng sasabihin ko ay sa iyo magmumula at samahan ako na yung Banal na Espiritu upang ako'y pangunahan sa pagdi-deliver ng mensahe mo sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, at ang lahat ay nilalapit ko sa iyo sa kataas-taasan. Kamahal-mahalang pangalan, Lord, na iyong anak ni Jesus. Amen. Ito po yung mahirap sa akin. Hindi ko alam paano lagi ako mag-uumpisa. Pero ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, binigyan ko po ito ng title na Kanino ka magtitiwala? At ang pagbabatayan po ng mensahe ay magbubuhat sa Epeso 2:8-9. Epeso chapter 2 verse 8-9. Yun nga po, sabi ko kanina, minsan may mga plano tayo pero hindi nangyayari. May mga plano naman, may mga nangyayari naman na hindi natin plinano. Yun nga po, yung emergency na nangyari, malungkot man na nabawasan sa miyembro ng pamilya ng aking asawa, kaya hindi inaasahan na pauwi kami ng Romblon at isang linggo kami doon. Bagamat malungkot, pero may part din na maganda, nakapagbakasyon, nakapagrelax ng kaunti, at higit sa lahat, maraming nakahalubilo, nakasama, nakausap, mga narinig na iba't ibang pananaw, iba't ibang karanasan ng mga tao na kahit hindi doon o sa ano pa man pagkakataon ay minsan iba-iba talaga ang ating mga naririnig. Minsan naranasan niyo na ba na na pag may tinanong tayo na paano mo ba masasabi na ligtas ka? O andun yung ating kaligtasan? Di ba minsan kalimitan, naririnig natin sagot, anong gagawin natin para tayo maligtas? E di ano, gagawa tayo ng mabuti, tutulong, magbibigay, maging humble, kumbaga lahat ng mga kaya natin gawin, yun yung sinasabi natin na paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at naisasama pa doon na para tayo ay umasenso sa buhay, magkaroon ng magandang
pamumuhay, magandang patungo ng ating hanap buhay, sinasabi lagi na kapag ang sitwasyon ay nasa highest point ng buhay o ng takbo ng hanap buhay, nandun na naririnig natin na basta tayo ay walang inaapakan, hindi tayo nag-aagrabyado, tayo ay nagbibigay, tumutulong. Ano ang pwede nating asahan? Magandang result ng ating ginagawa. Kaya ganito, hindi naman ako ano, hindi naman ako nangaape, tumutulong ako sa nangangailangan, lagi ako nagbibigay. Yun po yung mga lagi nating naririnig. At kahit tayo din, minsan sa bigla ang tanong sa atin, "Uy, napaka-bless mo naman. Ano bang ginagawa mo at talagang napaka-ayos ng inyong pamumuhay?" Ganong mga salita din ang naririnig natin. Pero kapag balik na rin natin kaya ang sitwasyon na hindi tayo nasa ganong level ng estado ng buhay at hindi pumapabor sa inaasahan natin ang nangyayari sa ating buhay, ano kaya yung pwede nating maisagot? Ganun pa rin ba na kung gagawin natin ang mga bagay na yon, yung mga ginagawa natin na yon, sa tinatakbo na, yung pa rin ba may sasagot natin kahit kabaliktara nung nauna ang nangyayari? Kumbaga, nandun tayo sa difficulties ng buhay despite na ginagawa mo yung mga good deeds na iyon. Pero sabi nga po, ang pagbabasihan ng ating pag-aaralan ngayon ay sa Epeso 2:8-9, ito po ang sinasabi. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sino man. So, yun po, sabi nga, sabi doon sa verse 9, unahin po natin yung verse 9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sino man. So kung ano man ang nararanasan natin ngayon, na alam natin tayo ay saved, hindi iyon dahil sa tayo ay gumawa ng mabuti, ginawa natin yung mga bagay na mabuti, ginawa natin ang kung ano ang sinasabi ng pag-ibig. Sinasabi ng pag-ibig, bunga ng pag-ibig na dapat nating ginagawa. At dahil doon, tayo ay maliligtas at magkakaroon tayo ng maayos at magandang pamumuhay. Kundi, ang sabi po sa verse 8 ng Epeso 2, sabi po, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So sa makatuwid, sabi nga po, so sinasabi po na ang mga mabubuting gawa ay hindi paraan upang tayo ay maligtas, kundi yung mabubuting gawa na ginagawa natin ay isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. So, tayo ay naligtas dahil sa grasya at habag ng Panginoon. At inuulit ko, hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa. Ito ay bunga lang ng ating pagkatanggap ng ating kaligtasan, kaya natin ito ginagawa. Normal naman po talaga sa atin na dahil ganun talaga ang layunin ng Diyos sa buhay natin, nilikha niya tayo para tayo ay gumawa ng mga mabubuting bagay at iyon yung layunin ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, pero dahil nga sa kasalanan, hindi ito nagkaroon ng katuparan at minsan may lumalabas na sa halip na mabuti, hindi mabuting tao o nandun naman na kahit dahil nga sa pagsilang pa lang natin,
Habang tayo'y lumalaki, sinasabi ng ating mga magulang, yun lagi ang palala na ikaw ay maging mabait na bata, maging matulungin, mapagbigay, huwag kang mayabang. Kaya habang sa paglaki natin, yun ang dala nating ugali. Pero hindi natin alam kung bakit nga ba natin yun ginagawa. Dahil iyon pala ang nais ng Diyos na gawin natin na magagawa na lamang natin yon nang hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sabi ko nga po kanina, hindi tayo, ang mga mabubuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi isang katibayan, bunga ng ating kaligtasan na lagi nang natin nga sinasabi, kaya ako ay maayos ang aking pamumuhay dahil nga gumagawa ako ng mabuti. Pero sa pagsasabi natin ng ganun kuminsan, sino ba ang naitataas natin? Baka minsan nalilimutan natin na dahil sa Diyos, dahil wala naman tayong kakayahan para kontrolin na lahat naman tayo ang gusto natin ay sa maayos na pamumuhay. Pero kuminsan, ang resulta nito ay it's either maging prosperous o hindi sa inaasahan natin. Difficult times nga na ating buhay paminsan yung nagiging resulta. Kaya nga kuminsan, ang pananampalataya, kapag nasa estado tayo na maayos ang sitwasyon ng ating buhay, na talagang ang taas-taas ng faith natin, na sabi nga natin na dahil sa Diyos, kaya naririto ako sa ganitong sitwasyon, maayos yung pamumuhay ko. Sabi ko nga, what if nandun tayo sa sitwasyon na hindi maganda? Ika nga, difficult times ng ating buhay. Masasabi pa nga, inulit ko lang po na, masasabi pa nga ba natin na dahil sa mga gawa kong mabuti, kaya ito ang resulta ng buhay ko? Pero sabi nga, sabi doon sa ano, sa, may narinig ako sabi nga, difficult times may turn out to be the best times of our lives. So kung hindi tayo nandoon sa sitwasyon na maganda at nandito tayo sa difficult times, ano kaya yung maisasagot natin? Masasabi nating itong difficult times ng aking buhay ay pwedeng maging best times of our lives. Paano kaya yon? Paano natin masasabi yun na hirap nga ng buhay eh, pero bakit masasabi kong best time of our lives? Di ba? Parang napakahirap. Pero sabi nga kanina, hindi ang mabuting gawa ang nagliligtas sa atin, kundi sabi sa verse 8, kundi sa awa at grasya at habag ng Panginoon. At para maging, paano, para magawa natin na yung difficult times at best time ng ating buhay ay alalahanin natin kung paano ba natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin. At ano ba yung pinagbabasihan natin ng ating pananampalataya at gaano ba nga katotoo ang ating pananampalataya sa Diyos? Hindi ba nga tayo nanghahawakan lang sa ating sariling lakas o talaga ang pananampalataya natin ay sa Diyos? Sabi po, alalahanin natin na lagi na, kagaya nga po ng aking title, ilagay natin lagi sa ating isipan, kaya ito po yung ginawa kong title, kanino ka ba nagtitiwala? Kanino ka ba nagtitiwala? Kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo para tayo ay maligtas. So para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, dapat nating una, kailangan nating tanggapin ang kanyang regalong buhay na walang hanggan. Kumbaga, kilalanin natin na ang Diyos ay namatay para sa atin at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Panghawakan natin 'yon. Ganun niya tayo kamahal. Ikalawa, dahil sa
pagtanggap natin sa Kanya, tinubos niya yung ating kasalanan, pagtalikod sa ating mga kasalanan. So kasabay ng pagtanggap natin sa Kanya at pagkilala sa Kanyang ginawa at pagbibigay niya ng buhay niya para sa ating kasalanan, bilang pagtugon, talikuran natin, sikapin natin, hindi ganun kadali, pero humingi tayo ng tawad at pagsikapan natin na maalis tayo sa kung saan kasalanan tayo naroroon nang tanggapin natin ang Panginoon. Pangatlo, pagsuko ng mga buhay natin sa Kanya. Kumbaga, total dependence tayo sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, ano man ang nangyayari sa ating buhay, laging ibibigay natin ang papuri sa Kanya. So yun nga po, sabi, difficult times may turn out to be the best times of our life. Ito, yung tatlong nabanggit ko, ang lagi nating aalalahanin para maalala natin na nandun man tayo sa sitwasyon ng ating buhay, kung meron man na laging binabanggit, kapag nasa highest point tayo ng buhay natin dahil ginagawa natin ang mga mabuti, sabi nga, ganyan talaga ang mga mapagbigay, 100-fold, bumabalik. Eh paano naman kung dahil nga nasa difficulties ako ng buhay ko, hindi ako nakakagawa, hindi ako nakakatulong, o sa aspetong pinansyal o material, wala akong naibibigay, may 100-fold blessings pa ba na babalik sa akin? So, bilang pagpapatunay nga po ng ating pananampalataya, mas doon natin makikita ang ating pananampalataya sa difficult times ng ating buhay na mananatili pa ba tayo magtitiwala sa Kanya? Ngayon, kapag difficult times ng ating buhay, paano ba tayo nagre-response sa sitwasyon na ito? Kaya nga, sabi, difficult times may turn out to be the best times of our lives. Sabi nga, parang, ito talaga yung nasa isip ko nung inaaral ko to na paano ko ba ito sasabihin o paano ko to ipapakita? Lord, gusto kong ibahin o kung paano, pero ito talaga, at alam ko, ito ang mensahe ng Diyos na gustong ihayag ko sa oras na ito. Kaya talagang tuwan-tuwa ako sa Panginoon na itong praise na ito ay nakita ko dahil ito yung gusto ko na dahil ito yung nararanasan ko na bagamat nasa sitwasyon ako na mahirap, pero nakikita ko na ito ay best time of our lives. Bakit po? Paano natin masasabing best time of our life? Sabi nga po sa ano, sa James, sabi po sa James 2 to 10, masyado pong mahaba, kung may time kayo para basahin to, basahin nyo na lang po, pero 2 to 4 po yung babasahin ko. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So sabi dito, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So sabi nga kanina, difficult times may turn out into best times of our life. At sabi sa Santiago, kaya sabi natin, pwede ba yun? Nasa mahirap na sitwasyon, pero sasabihin mo, best time of our lives. Pero pinatunayan sa verse na ito, sabi, magalak kayo kapag dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sinabing iba't iba. So naranasan nyo na ba na magkaroon kayo ng problema na lakang pera, hindi pa nasosolve, problema ka na nga sa pera na wala pa yung trabaho mo. Ay di lalong bumigat yung problema mo sa pera. Dumagdag ba, nagka-problema ka sa pamilya. Ang kalusugan mo, kumbaga parang patong-patong yung problema. Sabi nga, when it rains, it pours, kumbaga. Sunod-sunod yung problema, hindi pa nasosolve. Paano ako magagalak? Sabing ganun. Pero pwede po yun dahil sinabi dito, magalak ka. Hindi naman sasabihin sa Bible na
at hindi naman iuutos na magalak ka kung hindi natin kayang gawin. Dahil, bakit tayo magagalak? Dahil sa pagdating ng mga problema sa ating buhay, at kaya sinasabing ito ay magiging best time, malalaman natin yung ating pananampalataya. Kung tayo ba ay tunay na nananampalataya sa Diyos o sa atin lang na kakayahan. Kasi dito natin mararanasan at lubos na makikilala ang Panginoon. Sa difficulties ng buhay natin, makikita natin paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. At masasabi natin, kung titingnan natin, parang mahirap magsaya. Pero sabi nga, pwede pa rin tayong maging joyful kahit may pinagdadaanan tayo. Dahil sabi nga po, yun sa verse. At lagi nating tatandaan na ang testing of our faith will cause perseverance. Consider it pure joy, produce endurance. So sa mga pinagdadaanan natin ito, sa mga testing ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng katiyagaan. Sabi ko nga, mahirap magsaya, pero pwede pa rin maging joyful kahit may pinagdadaanan tayo. Sabi nga, difficult time can be the best time of our life. When difficult time faced with God, and we have a conscious knowledge that God is with us at ang lahat ay temporary lang. So, pwede daw ito na maging, masabi natin, difficult times may turn out to best time of our life kung iisipin natin na sa pagharap natin sa problema, nandyan ang Diyos at alam natin, nakasama natin ang Diyos at ito ay temporary lamang. At dahil doon, kung yun yung mga inilalagay natin sa ating isipan, hindi mawawala ang ating pag-asa dahil kaya nga difficult time dahil wala na tayong lakas, wala na tayong magagawa, hindi na natin alam ano ang gagawin natin. So, ibig sabihin, total surrender tayo, ibigay natin lahat sa Diyos at hayaan natin na ang Diyos ang gumawa noon para sa atin sa mga bagay o solusyon na hindi natin gawin. Dahil anuman ang isipin at isipin natin para sa ikababago ng sitwasyon ng buhay natin, kung alam naman natin na ang mga pamamaraan ay hindi natin kontrolado, wala tayong magagawa. May maaasahan pa ba tayo? Wala, kundi ang Panginoon. Parang kagaya din yung paggawa ko ng message nito. Sabi ko, Tito Caro, may topic na ako. Ito sunod-sunod, pero hindi ko alam ano. Wala akong magawa. Ang dami kong dapat linisin, hindi ko magawa. Nandito yung isip ko, paano? Wala talaga pong pumapasok. Pero sabi ko, Lord, gusto kong ipagpatuloy na ako ang magbigay ng message, pero hindi ko alam paano ko gagawin. Tapos nag-message nga si Ate Beth, praying for you sa pag-speak ko dito. Sabi ko sa kanya, oo nga po, ganito, ganyan. Sabi niya, basta maglaan lang daw tayo ng oras. Magbigay tayo ng oras at ang Diyos ang magbibigay ng ability sa atin kung paano natin siya gagawin. At yun nga, nag-pray ako. Wala na akong magawa. Sabi ko, Lord, bahala ka na. May laman sa isip ko pero hindi ko alam paano ko to i-deliver. At kaninang natulog ako, maayos natulog. Kala ko hindi na naman ako makakatulog kasi nung isang kahapon, nagising ako 4:20 dahil dito sa message na ito, pero wala. Pero nagtaka ako kanina, tanghali na ako nagising, sarap-sarap ng tulog ko. Tapos, pagbukas ko ulit sa cellphone, yung mga devotion, mga ano, may maganda akong mensahe na narinig, devotion din. At ito nga, yung gusto kong palabasin dito, sa mensaheng ito, yun na, kasi gusto ko ipakita na, paano kapag nasa difficult ka ng buhay mo, paano mo yun sasabihin? At sa pag-uusap nga namin ni Gio, kung paano ko ito pag-aanihin yun, sa kanya nanggaling yung 100 poles na. Yung 100 poles na yun, hindi man siya materially na ginawa natin, ang itinulong, ang ibinalik, hindi man 100 poles na blessing, financially, materially, na receive natin, 100 poles
blessing ang nakuha natin, higit pa sa mga material na yon, kung maranasan natin na sa kabila ng difficult times, ay masabi natin best time. Bakit best time? Sa kabila ng lahat, panatag tayo, nakakatawa tayo, nagagalak tayo sa sitwasyon natin, at yun nga, nandito pa tayo para papurihan ng Panginoon sa ginagawa niya sa buhay natin na ito. Dahil kung wala tayong mga pagsubok, ang hirap umakyat dito at magpatotoo kung ano ang nangyayari na sa kabila ng lahat ng sitwasyon na mahirap para sa amin na pinagdadaanan namin ngayon, hindi ko alam paano ako makakatayo kung wala ang Panginoon. Kaya po, lagi nating tatandaan kapag nasa difficult times tayo ng buhay natin, alalahanin natin pwedeng itong maging best time of our lives. Yun nga lang po, paano nga ba yun? So paano dapat tayo mag-response during our difficult times? Sabi nga, una, do not allow hard times to harden your heart. Ano ba nangyayari kapag tayo ay may ganitong sitwasyon na sunod-sunod, hindi pa natatapos? Di ba parang ano ba naman to? Puro reklamo na lang tayo na hindi pa nga natatapos. Ito na naman, at tunay kung minsan nangyayari sa akin, pero salamat sa Diyos, dumadaan lang yon at hindi ako nananatili dahil sa pag-alala kung ano na nga ba ang mga ginagawa sa akin ng Panginoon. So bagus na patigasin niya ang puso natin, sa halip ay patigasin natin ang ating spirit muscles at hindi ang puso. Paano natin patitigasin yung spirit muscles natin? Patuloy tayong manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon, alalahanin ang mga pangako ng Diyos sa atin. At doon nga, hindi magiging matigas ang puso natin na sa halip ay magkakaroon tayo ng kagaanan, kagaya lang ng minsan isipin natin na kaya tayo dumadaan sa ganong mga pagsubok dahil ang nais ng Diyos ay imold ang ating magandang karakter. Kagaya lang ng pagkinang sa tunay na ginto para mapalabas ang tunay na kinang nito, ito ay dinadarang sa mainit na apoy upang lumabas ang kanyang tunay na kinang. So ganun din tayo, inaalaw ng God na dumaan tayo sa mga pagsubok para higit na lumabas ang totoong magandang karakter natin na nais ng Diyos na ma-develop sa atin. Pangalawa, be hopeful and expectant. Halimbawa, kung sa panahon na, di ba pag umuulan, parang sa problema natin, sige nga, umuulan ng problema, pag yun ay nalampasan natin, may bagong pag-asa o may bagong sigla na mararanasan tayo. Parang pag umuulan, pag hinto ng ulan, obserbahan nyo. Kasi ako, nakikita ko talaga ito na after ng ulan, paglabas mo kung ang mga nakapaligid sa'yo ay mga halaman, ganyan, makikita mo, iba ang green. Iba ang pag-green na nakikita mo na parang makikita mo ang sisigla nila, may panibagong buhay, may panibagong sigla yung mga halaman na nakikita natin. So yun po yung ibig sabihin ng be hopeful and expectant. At higit sa lahat, draw near to God. Sa halip na tayo ay pag nasa difficulties ng buhay natin, tayo ay dito muna ako, hindi muna ako magsisimba, magmumukmuk ako. Lumalayo tayo sa Panginoon, pero hindi pala ganun dapat. Bagkos, dapat tayo ay lumalapit sa Panginoon para higit na tayo ay lumakas at hindi tayo manghina. At doon, sabi nga, sabi sa Epeso 2:8-9, ang sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Alalahanin natin na gaya ngayon na nalalapit na yung Holy Week na talagang may isang tao
na napakalinis, na nagbigay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kaya't meron tayong isi-celebrate na Holy Week na siya sa pamagitan ng kanyang pagkamatay, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. At sa pagkatanggap nga natin ng kanyang regalong handog na ito, dagdag sa regalong ito, ang tayo ay binigyan niya ng, sabi nga, tayo ay na born again. Binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong pananaw, bagong pag-asa. Kumbaga, naiba na tayo. Kaya kung tayo man ay nasa sitwasyon na mahirap, sa halip na bagkus lalong pahirapan natin ang sarili, ibigay na natin sa Panginoong Diyos at masasabi pa rin natin na dahil yon nagagawa ko ang lahat ng ito, maging masaya sa kabila ng problema ko dahil sa habag at awa at grasya ng Panginoong Diyos at hindi sa sarili nating kakayahan. So yun lamang po at salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa natapos na pagdi-deliver ko ng iyong mensahe. Salamat po sa paggabay mo po sa amin at tunay nga po God na sa pagkakataong ito, muli ay naragdagan ang aking kaalaman buhat sa iyo, Panginoon. At tunay na unang ako ang natuto, Panginoon, na sabi nga rin po doon sa verse, sa Santiago, sa verse 1:9 na magalak ang kapatid na, ang mahirap na kapatid na iniaangat ng Panginoon, gayon din ang mayaman na ibinababa ng Panginoon. Dahil sa bawat phase ng buhay natin, itinataas man tayo o ibinababa ng Diyos, alam natin na nangyayari iyon dahil sa layunin ng Panginoon sa ating buhay na ginagamit niya ang bawat sitwasyon sa atin na ito ay magiging kaparaanan para kami ay makahayo, makapagbahagi kung gaano kakabuti, kung paano ang mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat dahil hindi ko napalampas ang pagkakataong ito na ako ang mag-message dahil malaki ang naitulong nito sa akin sa pinagdadaanan na namin, Panginoon. At dalangin ko po, O Lord, na yun din pong mga nakarinig ng mensaheng ito ay mapagpala, Panginoon, at patuloy na magtiwala sa iyo sa anumang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.